Yun. So, open na tayo para sa inyong mga questions. So, habang nagsa-shoutout pa ako sa inyo, pwede na kayong magtanong dyan kung saan kayo nahihirapan sa inyong business. And as much as possible, no, request ko pala sa inyo ay ang itanong nyo sa akin ay wag na yung mga paano mag-invite, paano mag-follow up, paano mag-close ng deal kasi nasa YouTube ko na yon. Kapag dito ko kasi sinagot yan, eh, mabibitin lang kayo dun sa sagot ko kasi limited time lang yung meron tayo. It's already 8:10 hanggang 9 PM lang itong ating ano, itong ating live. And pag technical kasi, mas prefer ko na kumpleto syempre yung isasagot ko sa inyo. Kaya mas maganda na pumunta na lang kayo dun sa aking YouTube channel. Pagdating dun sa mga technical questions katulad nun, paano mag-invite ba, paano mag-present, paano mag-follow up, alam niyo yung mga basic technical, paano mag-close ng deal, paano sumagot ng objection, naandun na yon sa YouTube channel ko, puntahan niyo na lang siya. So, gusto ko mag-focus tayo more on personality development, more on leadership, kasi yun yung kukunti yung topic ko sa YouTube about leadership. Napansin ko, yan yung pinakangkonte, pinakamarami yung technical. Kaya doon na lang kayo pumunta pagdating doon sa mga technical parts na ganun. And since kukunti yung leadership, tsaka yung mga personality development, so dagdagan natin. Dagdagan natin about sa personality development, mindset, paano baguhin yung mga ugali, yung mga ganun-ganun, yung mga ganun ba? Kasi yan yung, para sa akin yan yung 80%, dyan manggagaling yung 80% ng result nyo eh. Doon, sa personality development, sa mindset, hindi sa skills, 20% lang yan. Okay, maniwala kayo o hindi, 20% lang yan. Kahit gaano ka pa ka-skilled, kung mali yung way ng thinking mo, mali yung mga paniniwala mo, mali yung mindset mo, mali ugali mo, pwede kang kumita, pero hindi magtatagal yan. Hindi lalaki yan. I've been there, I've done that. So, yun. Naintindihan ko, for the past 7 years na ginagawa ko tong negosyo na to, yun yung naintindihan ko. Okay, so with that being said, shout out tayo. Shout out sa pinakauna nag-comment, Eloisa O'King. Okay, pinakauna nag-comment dito sa ating live. Shout out kay GN, kay John, Vivian, Nitz, Ralph, Jamila, Josephine, si Aiza, yung mga masisipag ko palang member tong mga to. Vivian, Coach Luvin, Gels, Faye, si pa Jacob, Natalie, Ronnie. Ano pa ako nakita dito? Si Miguel, Mary, si Coach Maria, Jimwell, sino pa? Si Charlene, ayan, yung mga masisipag ko ng mga members din pala yung mga nandito. So, pwede nyong i-invite ang iyong mga members, teammates, downlines, or anyone na network marketers na kilala mo na alam mong matutulungan itong ating live training na ito. Open naman ito sa lahat ng mga network marketers as long as gusto mong maging ethical, okay? Gusto mong maging successful, gusto mong kumita ng malaki sa ethical na pamamaraan, open to sa'yo regardless kung anong company kakabilang. Magkakaiba tayo ng company dito, pero yun lang naman yung rule eh. Nabanggit ko na rin doon sa introduction kung sakaling late ka dumating. Ang rule lang naman natin is bawal lang tayong mag-promote dito ng, tawag dito, ng network marketing company. Okay, wag lang tayo mag-promote ng ganun para maging, ano, maging common ground natin to. Kasi yun ang goal. Ang goal nitong Q&A natin na ginagawa ko every Friday 8 PM Philippines time, ang goal nito is maging common ground natin. Now, even though magkakaiba tayo ng companies, iisa tayo, pare-pares tayong mga ethical network marketers. Yun ang goal nito. Hindi para magpawiran dito or magpagandahan ng kumpanya at product. Mga amateur lang ang gumagawa nun. Okay, yung nagpapagandahan, no, palaging bukang bibig, we are the best. Mga amateur lang ang gumagawa nun. So, huwag tayo maging amateur, maging ethical networker tayo, maging professional network marketers tayo. Okay? So, pwede nyo itong i-share, pwede nyo i-mention kasi ano naman na ito, eh, naka-public naman siya. Para mas marami tayo na ma-inspire, matulungan ng mga network marketers na maging successful sa kanikanilang mga negosyo. Okay? So, with that being said, meron ako nakitang tanong. Mag-end magandang tanong yung nakita ko eh. So, pwede kayong magtanong dyan, pwede kayong mag-comment dyan. And once again, yung rule natin, bawal lang tayong magbanggit ng any company, okay, any network marketing company. So, para maging common ground natin to. Kasi ako mismo, meron akong network marketing company na pinopromote at kinabibilangan. And active ako dun sa company na yun, pero hindi ko yan ipopromote dito. Okay? Hindi pwede. Hindi pwede. Ako mismo yung naggawa ng rule, hindi pwedeng ako yung lalabag. Okay? So, with that being said, comment nyo lang yung mga question nyo. Kasi habang nagsasagot tayo, meron na lang tayong 46 minutes na natira. Okay. So, yun. Meron ako nakitang question dito from Eloisa. Okay, si Eloisa.
Sabi niya, bali nakastop na po ako sa paghataw ng ilang buwan. Tapos ngayon po na sinusubukan ko po ulit humataw ay nahihirapan po ako mag-take off. Any suggestion po na pwede kong gawin step by step? Okay, so ito yan. Itong mga, by the way, itong mga magiging sagot ko sa tanong nyo ay hindi lang para dun sa nagtanong ha. Yung nagtanong siya lang yung naging parang spokesperson nyo kasi I'm sure marami sa inyo dyan ay pare-pares lang naman yung tanong nyo. So itong mga nagtatanong ay ito yung mga malalakas ang loob. So ito yung mga unang yaman. Malalakas ang loob na nagtatanong. Okay, so nahirapan mag-take off kasi matagal tumigil. Itong analogy na to, ito yung hindi ko makakalimutan, talagang tumatak sa isipan ko, na yung success natin dito sa negosyo, para sa akin, hindi lang naman dito sa network marketing, kundi pati na rin sa ibang negosyo eh. Na pag ang ikaw ay nagjo-journey, pag ikaw ay papunta sa success, okay, meron kang journey papunta ng success, nag-aim ka na maging successful, magbago yung buhay mo, umasenso, makuha mo yung mga pangarap mo, etc. Eh, para ka daw na nakasakay sa escalator na pababa. Ang goal mo ay makataas, pero ang sinasakyan mo na escalator ay pababa. Alam nyo escalator, di ba? Alam nyo naman yon. Pababa. So, alam nyo, na-imagine mo na yun. Nasubukan, I'm sure, yung kabataan natin, di ba? Noong mga time na mga malilikot pa na bata tayo, nasubukan na natin yon, di ba? Sinubukan natin umakyat sa escalator na pababa. Nagtatakbo tayo doon. Di ba? Sino sa inyo nakasubok na rin ng ganun? Ako lang ba? Ako lang ba yung abnormal? So, parang ganun daw yung journey natin papunta ng success. So, anong ibig sabihin? Kapag sumakay, which is naniniwala ako na totoo talaga yon, based on my experience na din, kasi hindi madali eh. Alam naman natin na challenging ang pagiging successful. Kasi kung madali, lahat sana tayo dito successful na, di ba? Pero hindi eh. Challenging talaga. Very, very challenging. So, para kang nakasakay sa ganun, sa escalator na ang andar niya is pababa. Kapag ikaw ay ang lakad mo, okay, pag siyempre, 'di ba, paakyat ang goal mo. Ang lakad mo dun sa escalator na 'yon ay normal, yung normal na paglalakad lang. Walang mangyayari. Bakit? Kasi pababa yung escalator, parang sinasabayan mo lang yung pagbaba niya. Wala kang pinatutunguhan. Normal lang yung paglalakad mo. So ang kailangan mong gawin para ka makaakyat, kailangan mong tumakbo. Kailangan mas mabilis ka dun sa pagbaba ng escalator. Na naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kahit papaano naintindihan ba? Okay. So, ganun yung analogy. Para makakyat sa taas, kailangan mas mabilis yung takbo mo dun sa escalator na yon. Kasi pababa nga siya eh. Ngayon, sa kalagitnaan, habang umaakyat ka, anong mangyayari kapag nasa gitna ka na, tumatakbo ka, diba? So, pababa yung escalator, tumatakbo ka, nakarating ka na sa gitna. Anong mangyayari pag tumigil ka? Sige nga, comment nyo nga dyan. Comment nyo dyan para at least may idea ko na, ay, alam ko na may mga kausap pa rin ako. Comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo yung mangyayari kapag nasa kalagitnaan ka na ng escalator na yon, tas tumigil ka. Diba? Ang mangyayari ay babalik ka sa simula. Babalik ka sa simula. Kasi tumigil ka eh, yung escalator tuloy-tuloy lang naman. So, ang nangyari, babalik ka ulit sa baba. Ibababa ka ulit ng escalator kasi pababa nga siya. Now, yung iba sa inyo, baka mayroong mga pilosopo dyan na mag-comment na sasabihin, bakit kasi hindi dun sa escalator na pataas? Ang pinag-uusapan ko nga kasi ay success. Kaya ang ginamit ko na analogy ay yung escalator na pababa ay dahil parang ganun rin ang journey sa success, hindi madali. Kasi kung madali na parang pag-akyat mo lang sa escalator na pataas, tas titindig ka lang doon, wala kang gagawin, makakaangat ka na. Kung ganun kadali ang success, sana lahat tayo successful na. Diba? Eh, hindi ganun eh. So, kaya ang ginamit ko na analogy is yung escalator na pababa. Kasi yun ang challenge. Yun ang challenge sa atin. Yung escalator na pababa, yun ang sumisimbolo sa mga taong humihila sa'yo pababa. Yun ang sumisimbolo sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Yun ang sumisimbolo sa mga tao na nini-negative ka. Yun ang sumisimbolo dun sa mga tao na akala mo eh kaibigan mo, tapos yung pala tatraidorin ka. Yun yung sumisimbolo dun sa mga tao na dinidiscourage ka at kung ano-ano pang mga bagay na hihila sa'yo pababa. Mga doubts, mga takot, ba? Mga pangit na experience, mga pagkakamali. Yun ang sumisimbolo sa pababa na escalator. Ganun ang journey to success, di ba? Sobrang daming ganun. Kaya nga maraming tao sumusuko kasi hindi nila naiintindihan na parte yun. Kahit alam nila, kahit naririnig nila, di nila naiintindihan kasi di naman nila ina-apply.
Kaya ko konti yung mga tao umaasenso. Kaya ko konti yung mga nagiging successful talaga dito sa negosyo na to. Okay? So that's the same dun sa tanong ni Eloisa. Shit, nawala na naman yung comment, umaakyat. No, pag nalampasan ko yung tanong nyo, i-comment nyo ulit ha. Kasi nawawala na naman yung comment pag may bago, naakyat siya. Ganito talaga yung problema ko dito eh. So yun, balik tayo sa tanong ni Eloisa na, pag tumigil ka, babalik ka ulit sa simula. Pero, huwag kang ma-discourage. Bakit? Kasi even though bumalik ka sa simula, tumigil ka eh. Ganun talaga. Back to basic ka ulit, mag-start ka ulit from scratch. Pero, huwag kang ma-discourage kasi even though nasa baba ka ulit, baon-baon mo yung experience mo nung proseso na umaakyat ka. Meron ka pa rin nakuhang knowledge and lessons doon. So, yun yung baunin mo. Huwag mo kakalimutan yung mga bagay na yun. Even though bumalik ka ulit sa simula, nag-start ka ulit. Eh, so, ibig sabihin, hindi ka pala talaga nag-start from scratch. Hindi naman talaga literally. No? Ginamit ko lang yung term na yun para mas madaling maintindihan, pero hindi ka naman nag-start ulit from scratch dahil may baon-baon ka ng mga lessons na natutunan mo nung umaakyat ka. So, isa na sa mga lesson na yun ay pag umaakyat ka, huwag ka nang titigil. Diba? Pag umaakyat ka na, tuloy-tuloy ka na lang dapat. Mahirap, challenging, maraming tao negative, choba-choba na yan. Diba? Lahat ng mga pumipigil sa'yo, tutuloy ka pa din. Yun na yung lesson. Isang lesson na yun na makukuha mo. Kasi pag hindi, babalik ka na naman sa simula. Okay? Akala ng maraming tao, ang success, finish line, hindi po. Hindi. Hindi porket na-achieve mo na yung success, may time and financial freedom ka na dito sa negosyo natin, finish line na yun, hindi. Meron pang kasunod yun. Okay, meron pang kasunod yan. Hindi natatapos. Bakit? The moment you stop growing is the moment you start dying. Narinig nyo na yun for sure. I'm sure narinig nyo na yun. Siguro narinig nyo na yun. Kung di pa, edi narinig nyo na sa akin. The moment na tumigil ka sa pag-grow, which is part ng success yun, pag nag-grow ka, kasi yung success mo, byproduct yan ng growth mo eh. Byproduct ng personality mo na na-develop, byproduct ng mindset mo, byproduct ng skills mo, yun yung success. Produkto yun ng lahat ng pagbabago sa sarili mo. Produkto ay success. So kapag nag-stop ka na sa pag-grow, tumigil ka sa pag-grow, you start dying. Hindi literal na namamatay ka na, pero minsan pwede rin. Pero hindi literal na namamatay ka. Namamatay na yung ano mo eh. Parang ang puno, 'di ba? Pag ang puno nakuha na niya yung sagad na ano niya. Pag tumigil na sa pagtubo ang isang puno, ano na yung kasunod, 'di ba? Namamatay na. The same with our life. Technically speaking or physiologically, biologically speaking. No, ganun sa buhay natin. Pag na-reach na natin yung certain age, 'di ba? Nagsisimula na tayong tumanda, nagsisimula na tayong mamatay. Ba? Diba? Bata, maliit, baby, pagsimula, lumalaki, tapos habang lumalaki, na-reach na yung peak, that's the time na nag-i-age, tumatanda na. Parang that's the same with our mindset. Hindi lang ano eh. Kasi ang pinagkaiba sa mindset natin, sobrang lawak nito eh. Hindi katulad ng edad natin na may limits lang talaga tayo. Yung katawan natin may limits lang talaga dito sa mundo. Pero yung utak natin talaga, yung mindset natin, mas malayo yung pwedeng ma-achieve. Ano yung ibig ko sabihin? For example, marami kayong kilala, I'm sure, sa mga sa respective companies nyo na ang babata pa successful na. 18 years old, 19 years old, baka may mas bata pa doon, 20, 21, 22, ang babata successful na. Tapos kapag nagsasalita sila, grabe, iba yung sinasabi nila, ang dami mo natututunan, matindi sila mag-motivate, very inspirational sila, pero ang babata. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi hindi porket yung edad nila lang yung bata, pero yung way of thinking nila hindi bata. Kaya yun ang ibig ko sabihin na mas malawak ang limitation, mas malawak ang kayang abutin ng mindset natin kumpara sa physical natin. Sa physical age, sa physical na katawan natin, mas malayo yung kayang marating ng utak natin, ng mindset natin. So the moment you stop growing, that's the moment you start dying. Okay? Klaro ba yun? So, kailangan tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. And this time, since nabanggit rin ni Eloisa sa tanong niya na tawag dito na nag-start ulit siya, nahirapan siya mag-take off. This time, para sa inyo na mga katulad rin ni Eloisa, kung magsisimula ka ulit, nag-decide ka na, umalis ka sa industriya natin, tapos ngayon babalik ka, this time, make sure, siguraduhin mo na sa sarili mo
natatapusin mo na ito hanggang dulo. Gagawin mo na to hanggang dulo, hanggang maging successful ka, hanggat makuha mo yung mga pangarap mo. Kasi kung ang iniisip mo lang ulit, babalik ka, baka this time swertihin na ako. Baka this time ito na yung time ko. Kung ganun ang way ng thinking mo, real talk, huwag ka na lang bumalik. Ulitin ko, hindi lang to para kay Eloisa, para sa inyong lahat to. Huwag ka na lang bumalik. Kung anong ginagawa mo, magtrabaho ka, nag-OFW or whatever na ginagawa mo, doon ka na lang. Kasi kung babalik ka dito kasi iniisip mo, baka swertihin ka na, baka second time, third time's the charm. Tama ba yung terminology ko? Ha? Kung ganun yung iniisip mo, swerte-swerte pa din. Huwag na lang. Sasayangin mo lang yung oras mo dito. Hindi naman to paswertihan eh. Kung naniniwala ka sa mga swerte-swerte, yun ang rason bakit di mo nakukuha yung resulta na gusto mo. Kung umaasa ka sa swerte. Naniniwala ko na tayo yung gumagawa ng swerte natin eh. Hindi ako naniniwala talaga sa swerte. Pero hindi ibig sabihin nun eh, hindi totoo yung swerte. Hindi lang siya totoo sa akin. Kasi ayaw kong iasa yung buhay ko sa swerte. Kasi yung mga taong umaasa, ito ha, real talk. Kasi mga network marketers naman na kayo nandito. Ganito talaga ako, by the way, para doon sa mga first time makarinig. Hindi ko pala na shout out yung mga first time. Comment kayo dyan sa mga first timer. Sorry. Na-excite kasi ako eh. Para sa mga first time na naririnig sa, nakikinig sa akin, real talk talaga ako magsalita. Kasi ayoko, hindi ako magsisinungaling sa inyo para lang maging maganda yung tingin nyo sa akin. Hindi ako ganun. Kahit magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. At least alam kong totoo yung sinasabi ko. Kahit di nyo magustuhan. Hindi naman ako nandito para magustuhan nyo. Nandito ako para magbigay ng value na based sa experience ko, based sa knowledge ko sa past 7 years na ginagawa ko tong negosyo na to. Okay? Hindi ko alam lahat, pero sasabihin ko kung anong alam ko. At kapag hindi ko alam, aaminin ko namang hindi ko alam eh. So, real talk, kung yung mga taong mahilig umasa sa swerte, swerte malas, sila yung mga walang nararating sa buhay. Kung mapapansin mo, nilalamig na ako. Diba? Kung mapapansin mo, yung mga taong inaasa na lang yung buhay nila sa swerte at malas. Hindi ako naniniwala sa swerte, hindi dahil sa hindi siya totoo. Kasi yung swerte malas, yan ay ginagamit nating mga salita na yan sa mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin ma-explain kung bakit nangyari. For example, may magandang nangyari sa'yo na hindi mo ma-explain bakit nangyari. Swerte. May pangit na nangyari sa'yo, hindi mo ma-explain kung bakit. Malas. Diba? Doon natin ginagamit yan. Pero di ako naniniwala sa ganun. Ulitin ko, di ako naniniwala pero hindi ibig sabihin hindi siya totoo. Kasi maraming beses nagkakatotoo naman siya. Pero hindi ko inaasa yung buhay ko doon. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang gusto kong puntuhin eh. Hindi ko inaasa ang buhay ko sa swerte at malas. May pangit na nangyari sa akin, gagawa ko ng paraan para maging maganda yun. Okay? Ganito mag-isip yung mga winners. So yun yung sa akin, yun yung side ko. Okay, kaya kung babalik ka ulit sa negosyo, make sure hanggang dulo na, kasi kung hindi ka pa rin fully committed, wag na lang. Sayang yung oras mo, ganun lang ulit yung mangyayari. Pag naka-experience ka na naman ng challenges, ng hirap, titigil ka na naman. Sayang. Eh di magtuloy-tuloy ka na lang doon sa current company, sa current business or whatever na ginagawa mo pala. So yun. Okay, next question. Ah, ito, magandang tanong. From Rosa Yu Kabaktulan. Tama yung pronunciation ko. Pagpasensya niyo yung pronunciation ko, ha. From Rosa, tanong niya, ilang years niyo nakuha yung first million niyo po? Hulaan niyo. Ilang years ko bago nakuha yung first million? Dito sa negosyo natin. Sa mga makakahula, bigyan ko ng 1,000. Hindi, joke lang, wag na. Tatagal lang tayo. 5 years. Bilis, no? 5 years. Okay, 5 years. Yun yung recorded ko. Kasi 2018 eh. 2013 ako nagsimula. Naalala ko nun, sabi ko, alam mo yun, pag hype na hype ka talaga eh, bago ka sa negosyo, kikitain ko yung first million ko next year. Hindi ko kinita. Tapos sasabihin ko ulit, next year na. Hindi ko pa rin kinita. 5 years kong sinasabi yun. Pero nangyari pa rin naman, di ba? Nangyari pa rin naman. 5 years. Yung pinakang unang million ko talaga na na-record ko na kinita ko. So, that's 2018. Now, ang importante dito is yung part na hindi importante yung kinita ko yung first million ko. Hindi yun ang importanting part. Within 5 years, ang isipin yung iba, ang tagal naman.
Diba? Kung natatagalan ka doon, malabo kang umasenso dito sa negosyo natin. Hindi dahil sa dapat mabilisan ka doon sa 5 years kasi matagal nga naman talaga, pero yung way ng thinking na ang tagal, yun, mababa yung chance mo na umasenso sa ganitong negosyo 5 years. Kasi kung makikilala mo yung very successful entrepreneurs, especially outside network marketing, yung mga bilyonaryo, 5 years is short term para sa kanila. Short term yung 5 years. So, ang pinaka-importante na lesson na kailangan nyo makuha doon within that 5 years is ano yung proseso na pinagdaanan ko para maging Carl Serrano within that 5 years. Yun ang priceless para sa akin. Hindi yung 1 million, ano na yan eh. Madali na sa akin yun ngayon eh. Pero hindi yun eh, hindi na yun. Kundi yung process na pinagdaanan ko para maging Carl Serrano ngayon. That is priceless. Okay, dahil kahit mawala man sa akin lahat, wag naman sana, wag naman, kaya ko siyang bawiin. And baka this time, mababawi ko siya ng mas mabilis. Dahil sa lahat ng knowledge and experience. Connected din, di ba, yun sa kinikwento ko kanina, na pag bumalik ka ulit sa simula, may baon kang lesson. Parang ganun din. Diba? Yung process na pinagdaanan ko para makarating ako dito sa posisyon na to. Kasi ang success, yung makukuha niya, first million na yan, that is only a byproduct of who you become. English, shit. Naks, English yun. Woo! Record nyo yun. English, shit. Kidding aside. Tagalog. Produkto lang. Yung first million, produkto yun. Ng kung sino yung naging ikaw. Yung process na pinagdaanan mo para ma-achieve mo yun. Gaano kabilis o gaano katagal, it doesn't matter. Ang importante, nakarating ka. Para sa akin, nakarating ka. Bakit? Maraming tao na along the way, sumuko na eh. Pero ikaw, tumuloy ka pa din. Iba yun. And, trust me, 2018, after that, 2019, 2020, grabe. Grabe yung mga na-achieve ko. As in. Ayoko mang hype eh. Hindi naman ako hype beast. Pero grabe. Hindi din ako makapaniwala. Kasi nag-compound siya. Pumutok talaga. Grabe. Yung iba kong mga members alam nila yun kasi ito yung isa sa mga topic ko recently na training. Pero grabe. Sobrang grabe. Sobrang grabe yung binalik sa akin. And dati, ito yung palagi ko sinasabi, dati, nung from that 5 period time, no, nung 5 years na yon, sa loob ng 5 years na yon, countless times na umiiyak ako dahil sobrang hirap. No, countless times na umiiyak ako na, pero hindi ko kinoconsider talagang sumuko eh. Hindi ko talaga kinoconsider yun kasi naiinsulto ako pag iniisip ko na sumuko. Tinatrash talk ako ng sarili ko, ano ka loser? Tapos ang layo mo na, ngayon ka pa titigil, di ba? Umiyak lang talaga ako kasi sobrang hirap. Ano yung typical na drama? Grabe, ang hirap nito. Napapatanong din ako noong mga time, para sa akin ba talaga to? May mga ganong din, times din ako. Nagtatanong. And yung mga kasabayan ko at that time, sumuko na sila. Okay, sumuko na sila. And hindi sa pagmamayabang or pagmamalaki or whatever, yun ang reason kung bakit andito ako ngayon at hindi ko alam kung nasa na sila. Yun lang naman yung difference namin eh. Sinabi nila na hindi to para sa akin eh. Hindi yan para sa akin eh. Malas ako dyan eh. Ang dali lang naman sabihin nun. At saka valid naman siya. Ang hirap kontrahin nun eh. Ay, hindi kasi para sa akin yan eh. Hindi yan yung binigay ni God para sa akin. Ginamit mo pa yung Diyos na excuse. So, ako hindi. Kabaliktaran ko ano yung sinabi ko. Hindi. Para sa akin to. Kaya kong maging successful dito. Papatunayan ko kaya ko. Andito na ako ngayon. Yay! So, hindi naman importante gaano kabilis o gaano katagal. Para sa akin, hindi importante. Ang importante is yung process, yung journey mo papunta doon. Kasi hinuhubog ka. No? Hinuhubog ka. Kine-create yung successful version mo yung process na yun. Kaya pag nakaka-experience ka ng maraming challenges, kine-create yung better version mo eh. Na kailangan mo lang talaga siyang lampasan. Parang sa laro. Diba? The more na tumataas yung level, pahirap ng pahirap yung laro, pagaling ka ng pagaling. Maraming tao ang nakikita lang nila, pahirap ng pahirap, pero hindi nila napapansin, pagaling ka ng pagaling.
Tama, correct, or right? Okay. So, yun. I hope nasagot ko yung ano na yun, yung tanong na yun. Okay, next question. From Jeff Gambuta. Paano mo ma-invite or mapajoin ang may experience na sa MLM tapos may bad experience na sila? Hindi ko sila in-invite, hindi ko sila pinapajoin. Pinapakita ko lang sa kanila kung ano yung ano, ipinapakita ko lang sa kanila kung ano yung in-offer ko, pero since kinoconsider ko kung ano yung na-experience nila. Na yun, na-scam, kasi na-scam na rin ako before. Napagsaran kami ng company and sobrang sakit. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo na kapag ikaw ay gusto, kung ikaw nasa network marketing company, make sure na ang piliin mo na na company is yung magtatagal talaga, may tangible product. Huwag na huwag kang sasali sa kampanya na walang tangible product, walang produkto na nahawakan, nakapalit, pagsasarang ka yan, din magtatagal. Walang company na nagtagal ng gano'n na more than 10 years, wala. Pinakamatagal 6 years, pinasara pa rin sila. Ni SEC, sinis and desist sila kasi nga, wala silang product eh. Ayaw nila mag-product. So yun, so kino-consider ko yung experience nila, hindi ko sila pinipilit. So ito, pinakita ko, and in-educate ko sila kung anong difference ba ng scam, bakit siya na-scam doon sa dati niya company, or and anong difference sa scam sa legit. And sasabihin ko lang sa kanya na nasa sayo kung ano yung maging decision mo. Kung sa tingin mo ay katulad itong in-offer ko ay katulad lang rin nung dati na na-scam ka, naiintindihan ko, hindi naman kita pipilitin. Tapos next na ako. Ganun. Hindi ako namimilit. Ayaw ko na namimilit. Ayaw ko na namimilit. Hindi lang sa network marketing, pati na rin sa ibang bagay. Ayaw ko na namimilit. Okay, next question. From Jonah Malimata. Ano pwede kong gawin kung si member nagsisimula pa lang pero negative na, like iniisip niya na hindi na siya magkaka-result? Ah, ito. So ito yung isang challenge ng mga leader. Okay, kasi ang tendency mo kapag hindi mo alam kung anong gagawin, ang tendency na gagawin mo, araw-araw mo itong imomotivate. Araw-araw mong kakamustahin, araw-araw mong i-chat, araw-araw mong imomotivate, kaya mo yan. Di ba? Which is mali. Tama lang siyang pakinggan, pero mali siya. Pagdating sa tamang leadership strategy, mali siya. Bakit? Ito, kasi hindi ko sasabihin sa inyo na ako lang yung tama, which is sinabi ko naman to sa introduction ko. Ito yung experience ko, at ito yung ginagawa ko, and ito yung leadership style ko. I lead by example, I lead by tough love, hindi ako malambing sa mga members, hindi ako yung tipo na type ng upline na parang parent, na parang magulang na, dito ka na anak, susubuan na kita, kain ka na, hindi ako ganon. Real talk ako magsalita, prank ka, direct to the point, ayoko mag sugar coating sa mga members ko. So hindi ko alam, hindi pala, i-apply mo to base sa personality mo. I-adjust mo na lang siya. Hindi ako mahilig mag-motivate ng member. Siguro ano na lang eh, parang naturally na lang nakakapag-motivate ako, especially pa, ito yung style ng motivation ko, pero hindi ko naman talaga intention mag-motivate. Hindi ko nakikita yung sarili ko talaga as motivator. Kaya lang kayo na mo-motivate siguro, kasi alam yung totoo yung sinasabi ko eh. Para sa akin, nare-real talk lang naman ako. Pero nare-realize nyo na totoo eh. Tama eh. Tama yung sinasabi eh. Kaya ka na mo-motivate. Pero hindi ko naman talaga intention mang-motivate. So medyo kapag ganun, yung iba iniisip, medyo harsh ako. Well, wala akong magagawa dun. So medyo matalim talaga dila ko eh. Pero sinusubukan ko pa rin naman mag-improve. No? Nagpapakabait pa rin naman ako. Mas malala dati. Nagmumura pa ako dati. Ngayon, hindi na. Madalang. So ganun, hindi ko siya imomotivate, hindi ko siya sasabihin ng gato. Ano sasabihin ko sa kanya? Kung yan yung sa tingin mo, kung yan yung paniniwala mo, yan yung mangyayari sa'yo, wala na akong magagawa. Pero kapag nagbago yung isip mo, no? Kung magbago yung isip mo, andito pa rin naman kami para sa'yo, para suportahan ka. Andito pa rin ako para suportahan ka. Next. Alam nyo, every time na meron ako madadirect referral, napaka-limited ng pagkikipag-usap ko sa kanila. Bakit? Busy ako sa hataw eh. Busy ako sa production. Kaya kami lumalaki. Busy ako sa mga tamang lugar. Hindi ako mahilig mag-motivate ng member kasi para sa akin, meron naman kami sistema in place. Meron naman mga videos sa mga ganito. Hindi ako mahilig mag-motivate ng member kasi para sa akin, binibaby ko sila kapag ginaganon ko sila eh. Hindi ako nang bibaby ng member. Ako yun ha, ako yun. So ulitin ko, ako yun. So
adjust mo na lang base sa personality mo. Hindi ako nagmo-motivate ng member. Hindi ko sila binibaby. Nirarilto ko sila. So yun, ganun yung sasabihin ko. Kung ako yung may ganito na member na negative mag-isip, nirarilto ko siya. Kung yan yung talaga yung pinaniniwalaan mo, wala akong magagawa dyan. Basta ako, nag-provide ako ng training para sa'yo, ito yung mga step by step, ito yung mga dapat mong gawin, eh, na-fulfill ko na yung responsibility ko bilang leader, bilang coach mo. Kung hindi mo siya gagawin, wala akong magagawa doon, pero hindi ko kasalanan pag hindi ka kumita. Ganun. Bakit ganun? Bakit ganun yung ginagawa ko? Parang ang harsh, di ba? Ang harsh naman. Grabe naman, ang sama pala ng ugali nito ni Carl Serrano. Grabe. Hindi. Kasi ganito yan. May psychology kasi behind dyan. Okay, so medyo may mga masasabi na akong mga Hokage moves sa inyo. May mga sikretong malupit. The more na binibaby mo ang member mo, yung pinararamdam mo sa kanya na super important niya, hindi mo kayang mawala na wala, hindi mo kayang mabuhay na wala siya. Pag ganun yung pinaparamdam mo sa kanya, the more na paulit-ulit niya ipapakita sa'yo yung ganyang behavior. Parang bata na nagtatantrum. Pag ang bata nagtatantrum, nagwawala ganyan-ganyan kasi may gusto siyang ipabili sa'yo, tapos binibili mo, ina-associate nung bata na, ah, para mapasunod ko si nanay o si daddy o si papa, si mama, kailangan ko lang palang magwala. Na-associate. Alam niyo, hindi sila aware na ginagawa nila yon, pero na-associate nila yon. Kailangan ko magwala para sundin ako. Parang ganon. So, dito sa case na to, pag nag-negative sila sa'yo, ah, hindi ko naman kaya siguro yan eh. Hindi ko kaya yan. Mahirap yan eh. Tapos lalambingin mo, ah, hindi, kaya mo yan. Ganyan. Na-associate nila na, ah, para pala maramdaman ko na special ako, kailangan magaganon ako. So, araw-araw kung gaganonin si upline. Hindi naman nila intention yun actually. Hindi yun ang iniisip nila. Subconscious yun. Subconsciously, ganun yung pumapasok sa isip nila. Na-associate nila na kailangan, para maramdaman ko yung care, yung pag-aaruga at pagmamahal, kailangan kong maging negative everyday kay upline. Kaya kung mapapansin mo, kung ginagawa mo sa member mo na ganun, na binibaby mo sila palagi, every time nagaganon sila, araw-araw kanilang ginagawa. Hindi man araw-araw, madalas ginaganon kanila at paulit-ulit nila yung ginagawa sa'yo. Tama, correct or right? Nahuli ko ba? Bullseye ba? Bullseye? Sapul ba? Headshot? Headshot sa paa? Tama ba? Kaya hindi ako nagaganon. So, ang ginagawa ko is ganun. Yung kabaliktaran. Yung iba, tinatawag siya ng reverse psychology. Pero ang tawag ko dun is pattern interrupt. No, pinuputol ko yung pattern niya na... Kasi akala niya, baka nagginagawa niya na niya kasi yan sa iba eh. Baka ginagawa na niya yan sa iba. So, akala niya, pag ginawa niya sa akin, eh, uubra siya. Sorry, hindi. Acne na ako dyan. Yeah, bullseye. Lupet, no? Stig. Alright. It's already 8:42. So, nag-i-enjoy ako. So, I hope nasagot ko yung tanong na yun, ha? Hindi sa lahat ng oras, porket maganda sa pakiramdam yung ginagawa mo or feeling mo tama siya kasi with love and care and ganyan-ganyan, eh, tama na yung ginagawa mo. Minsan yung akala mong pagtulong nakakasama pa. Hindi sa lahat ng oras maganda yung pagtulong, na, yung meaning mo ng pagtulong. Maganda yung intention mo, pero masama yung nagiging epekto. Bakit? Kasi para sa akin, ang totoong ibig sabihin ng pagtulong ay tutulungan kitang tulungan mo sarili mo. Binigyan na kita ng opportunity. Itong business opportunity natin, binigyan kita ng training. Anong gagawin mo para kumita? Nandiyan na lahat ng guidance. Nandiyan ang support. Pero hindi ako ang gagawa para sa'yo. Trabaho mo yun. Kasi wala naman akong sinabi dito na invest, wait, and earn. Scam yun eh. Diba? Ayos? Okay, ayos. Next question. Okay, ito, from Jacob Zabala. Tanong ko lang po, paano nyo po napupush yung sarili nyo para mag-focus everyday? Hassle, okay? Mag-focus everyday. Ito, maging technical tayo. Pag ako humahataw na, meron akong dedicated na time talaga kasi magkakaiba kasi tayo ng situation. Pero sasabihin ko yung situation ko, pero hindi ibig sabihin nung gagayahin nyo agad ako, ha? Or gagayahin nyo kung ano yung sitwasyon na pinagdaanan ko kasi magkakaiba nga tayo yung basta magkakaiba tayo ng edad,
gender, tawag dito, estado sa buhay, like, pamilyado ka na, ako hindi. Tawag dito, bata pa ako, baka mas matanda ka sa akin. So, yung mga ganun factor. Kasi malaking factor din yun eh. So, nung nagsimula kasi ako, way back 2013, nag-full-time agad ako sa business. Kasi power eh. Payaman! Payaman, power eh. Diba? So, na, hindi ko ano, dati sinisisi ko yung ano, yung mga upline, hindi nila kasalanan. No, wala silang kinalaman talaga. No, ayoko maging blamer. Ako naman ang nagdesisyon eh na mag full-time kasi hindi ko rin talaga gusto yung trabaho ko doon at that time. Alam mo yun, yung tipo ng trabaho na papasok ka pa lang, iniisip mo na kagad kung anong gagawin mo pag out mo. Ibig sabihin, hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. So ganun ako. Dati akong service crew way back 2013. So nag full-time agad ako sa business kasi akala ko madali akong kikita, mabilis, ganyan-ganyan. Well, kasi nga, power eh. Pero hindi nangyari. Pero tama yung mga naging decision ko at that time. Hindi tama para sa'yo yun ha. Naging tama yung mga decision ko at that time kasi napatatag ako nun eh. Yun yung tama para sa akin. Okay, yun ang tama para kay Carl Serrano. Pwede hindi tama yun para sa'yo. Kasi especially kung ikaw ay breadwinner, may mga taong umaasa sa'yo, tapos umaasa sila sa trabaho mo, tapos aalis ka sa trabaho para full-time yung negosyo, tapos di ka pa naman kumikita, malaking pagkakamali yun. Huwag niyong gagawin yun. So kung ikaw ay single din, katulad ko nung nagsimula ako, single, wala, hindi naman breadwinner, walang umaasa, solo lang talaga. So, mataas yung risk tolerance mo kasi wala namang ibang maapektuhan kundi ikaw eh. Pag nagutom ka, ikaw lang naman. No? Nahirapan ka, ikaw lang naman. So ganun yung na-experience ko. Nagutom, nahirapan, nagkautang-utang. Pero buti na lang kasi nga, ako lang yung naka-experience. Buti naman. Kasi imaginein mo kung may pamilya ko nun. Sigurado nagkawatak-watak yung pamilya ko nun. Kaya yun yung sinasabi ko na case-to-case scenario. So, kaya ko kinikwento to kasi nga full-time na ako kaagad. So, yung case ko at that time is full-time talaga ako sa negosyo and meron talaga akong dedicated na time para sa pagninegosyo. Tulog lang ang pahinga. Minsan paano, nagsisimula pa lang ako sa first 3 years ko sa negosyo. Halos ilan lang oras tulog ko? 5 hours, 6 hours. Hindi ko sinasuggest na gawin yun. Masama sa kalusugan yun. Minimum of 8 hours na tulog. So, nung naiintindihan ko, nagganon ako 8 hours na tulog ay ano na eh, 2016, 8 hours tulog ko, 16 hours na hataw. Tulog lang pahinga. Well, worth it lahat. Sulit lahat. Kasi full-time ako. Ngayon, kung ikaw ay part-time, lahat ng oras mo na available after your job, ibuhos mo sa negosyo. Ngayon, paano ka makakapag-focus? Ito yung mga techniques na pwede mong gawin. Maglagay ka ng time slot talaga na ganyang oras, dapat tumahataw ka na. So, parang trabaho din. 9 to 5, di ba? 9 a.m., dapat papasok ka na sa trabaho. Parang ganun din. May another trabaho ka ulit. Parang ganun. So, halimbawa, 5 p.m. out mo. Let's say, may travel ka pa na 1 hour. 6 p.m. ka na nakakarating sa bahay. Example lang. So, 6 p.m., halimbawa, magdi-dinner ka pa. 6 p.m., 30 minutes. Gawin mo 30 minutes. 30 minutes. Dapat tapos ka na yung kumain. So 6:30 PM, tapos ka na lahat. Let's say sabihin na lang natin 7 PM. 7 PM nagawa mo na lahat ng mga kung anong dapat mong gawin, maghugas ng pinggan, kumain, magluto, whatever, di ba? Maglabar, di ba? Yun, maglinis ng katawan after work, syempre galing ka sa labas, halimbawa. So 7 PM, that's the time hahataw ka na hanggang anong bahala ka kung anong oras ka tutulog. Kung 9 AM ang pasok mo, no, pwede kang kung 8 hours di, ibig sabihin hanggang 1 a.m. pwede kang trumabaho. 7 p.m. to 1 a.m. So, example lang to ay ikaw na lang mag-adjust base sa schedule mo. So, 7 p.m. dapat humahataw ka na. So, ano yung tools na gagamitin mo? Alarm. Reminder. Yun lang naman eh. Mag-set ka lang ng alarm sa smartphone mo. Lahat naman na kayo dito naka-smartphone eh. Set ka ng alarm, 7 p.m. hataw. Every day. Ganun yung gagawin mo. Hanggang sa dumating yung time na nauunahan mo na yung alarm. Parang sa pagpasok mo sa trabaho, di ba? Minsan, nauuna ka pang gumising, bumangon kaysa dun sa alarm. Parang ganun. Ibig sabihin lang, no, nasanay ka na. So, sinasanay mo muna yung sarili mo. Ngayon, during the hataw process, no, during the hataw, habang humahataw ka, para hindi ka ma-distract, makapag-focus ka, earphone. Mag-earphone ka. Tapos, mag-music ka. Ano ito, tip ha? Sa grupo ko lang to tinuturo, pero nakaka-tip kayo. Punta ka sa YouTube, hanapin mo yung mga music for productivity, music for focus. Libre YouTube yun eh. Yun ang pakinggan mo. Type mo lang sa YouTube, music for focus.
kung gusto mo mag-focus. Tapos yun lang pakikinggan mo. So binaural beats yata ang tawag doon, binaural beats. So yun lang yung music na pakikinggan mo, tapos focus ka lang sa hataw. Okay? Focus ka lang sa hataw. Kung anong activity mo, nagpo-prospecting ka or whatever, kung ano ibig sabihin sa'yo ng hataw, which is dapat prospecting, presentation ng business, follow-up, closing, handling objection, benta products. So yun yung technique pagdating sa pag-focus. Hanggang sa dumating yung time na maging automatic na sa'yo. Itong sinasabi ko sa'yo, hanggang ngayon ginagawa ko ha. From 2016 hanggang ngayon, ginagawa ko. 5 years, ginagawa ko. Dati, naka-ano lang ako eh. Dati, naka-earphone lang talaga ako. Kasi laptop lang naman ako dati. Ngayon, PC na kasi. Naka-wireless na ako. Nag-upgrade tayo, di ba? Naka-wireless. Na, yun, naka-earphone lang ako. Kung hindi, ito'y ginagamit ko. Basta focus ako sa trabaho. Pag ako nagtrabaho na, alam rin niya ng partner ko, si Grace. Pag ako nagtrabaho na dito, ayoko na yung istorbo ko. Ever since, ganun na talaga. Okay? So, yun. Ikaw na lang bahala na mag-adjust kung paano mo siya i-apply. Okay? So, it's already 8:51. So, mayroon pa tayong mga 9 minutes. Siguro mga isang tanong pa ako nito. Ito, from Aline. Aline, tama ba? Aline Kawil? Kawil? Pasensya niyo yung pronunciation ka. Sir Carl, gusto ko po mag-networking din kaso medyo matagal pa ako makakapag-dealer. Pero minsan medyo nawawala naman po ako ng gana sa lahat. Wala naman din ako mapag-openan ng mga nararamdaman ko kasi sa side ko ng... Ako ng tita ko, nasa abroad mama ko, kaya wala talagang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Pati mama ko, di ko din po masabihan kasi po mismong siya, di ako sinusuportahan sa networking. Ano po bang magandang gawin? Okay, so ibig sabihin hindi ka pa member. Wag mo kasi sabihin sa kanila na mag-networking ka, hindi ka talaga nila susuportahan dahil may pangit na reputasyon ng network marketing. Okay? May pangit na reputasyon talaga yung network marketing. So, ang pwede mong sabihin sa kanila is mag-online selling ka. Bakit? Part naman talaga ng network marketing is online selling eh. Ang original naman talaga na purpose ng network marketing is selling. Hindi naman talaga recruit-recruit eh. Na-discover lang nila na mas mabilis kumita ng malaki sa recruit-recruit kaya doon sila nag-focus. Pero hindi maganda yon pag masyadong focus sa recruiting. Hindi siya maganda. Marami na ba-burnout sa ganun. So, balance ng selling at saka recruiting. So, online selling. Ngayon, pagdating dito, naiintindihan kita kasi nung bata pa kami magkakapatid, tatlo kami magkakapatid, panganay ako, nag-abroad din yung broken family kami, nag-abroad din yung mama ko para masuportahan kami. Kasi hindi kami sinusuportahan ng tatay ko noon. And naiwan kami sa lola ko. So medyo relate, nakaka-relate ako sa'yo. And wala rin naman ako mapagsabihan ng mga hinanakit ko sa buhay. So medyo nakaka-relate ako dyan. And pagdating sa pagbibigay ng lakas ng loob, ganyan-ganyan. Ito kasi, ha, gusto ko maintindihan nyo, hindi lang para kay Aline, para sa inyong lahat. Pagdating sa sa lakas ng loob, pagkukunan ng lakas ng loob, madalas ang pinipilit kasi natin ay palakasin ang loob natin nung mga taong gusto natin na magpalakas ng loob sa atin. Naintindihan nyo ba yun? Malino ba yung pagkakasabi ko? Pinipilit natin na manggaling dun sa taong gusto natin yung pagpapalakas ng loob sa atin. I hope na nagigets nyo. For example, yung sinasabi ni Aline, wala nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, pati mama niya hindi nagbibigay ng lakas ng loob. So, ang gusto ni Aline is yung tita niya, family niya, nanay niya magbigay ng lakas ng loob. Eh, kung ayaw nila eh, anong magagawa natin? Ngayon, paano kung ganun nga? Ayaw nila eh. I-discourage ka. Ay, hindi ka na nga nabibigyan ng lakas ng loob, i-discourage ka pa. Wala tayong magagawa doon. Kasi palagi niyong tatandaan, hindi natin control ang ibang tao, hindi natin control ang panahon, hindi natin control ang ekonomiya, wala tayong control panlabas. Ang kaya lang natin kontrolin, sarili. Isipan, sarili. Iisa lang yun. Sarili lang natin. So, instead na isipin mo na hindi kasi nila ako sinusuportahan, hindi kasi sila, hindi nila pinalalakas ang loob ko, ang isipin mo, paano ko palalakasin ang loob ko? Paano ko susuportahan ang sarili ko? Bakit? Bawal mo bang suportahan ang sarili mo? Hindi lang to para kay Aline, ha? Para sa inyong lahat. Bawal ba? Kailangan ba ibang tao talaga susuporta sa'yo? Bawal mo suportahan sarili mo? Bawal ka bang maniwala sa sarili mo? Bawal mo bang palakasin ang loob mo? Bawal ba yon? May batas ba na nagsasabi na ganun? Diba? Yan yung na-realize ko way back 2016 nung mga time na
na ano ko, na depressed ako. Kasi sobrang daming problema, as in napakaraming problema na na-experience ko, na sobrang bigat. Nawala second father ko, kinuha ni Lord, lola ko kinuha ni Lord, nabaon ako sa utang, sabay-sabay nangyari sa akin yan. Nabaon ako sa utang, wala akong makain, 2016. Wala akong makain, hindi ko alam kung paano babayaran yung mga bills sa bahay. Nagbukas ako, yung lumang rep namin, ang laman, pagkain ng aso, buti pa yung aso, may pagkain, ako wala. Dumating ako sa ganun, alam ni Grace yun lahat, nakita niya lahat ng partner ko, ng aking future wife, nakita niya lahat yun. Nakita rin ng kapatid ko yung sumunod sa akin, kasi sila yung nagsilbing sumuporta sa akin ng mga time na yun. Hindi ko naman inaasahan na suportahan nila ako, sila yung kusang, nagkusa. Naawa sa akin, kasi ma-pride ako eh, hindi talaga ako humihingi ng tulong, ma-pride ako eh. Diba? Papatayin ako nung pride ko eh. So, sinuportahan nila ako nung mga time na yon. Para sa akin kasi, dadating at dadating talaga yung mga taong ine-expect mo na susuporta sa'yo, di ka susuportahan, pero hindi naman bulag ang Diyos eh. Bibigyan at bibigyan kanya ng taong susuporta at tutulong sa'yo. Madalas hindi, sa taong hindi mo ine-expect. Di mo kakilala, di mo kadugo, di mo kaano-ano, di mo ine-expect. Madalas ganun yung nangyayari. Hindi naman bulag yan eh. Hindi naman bulag yung Diyos na papahirapan ka kasi pinagtitripan ka lang niya. May reason kung bakit. May lesson na gusto kanyang matutunan. Di ba may kasabihan nga na sa school, bago ka mag-take ng test, kailangan mo muna lang lesson. Pero sa realidad ng buhay, kailangan mo muna mag-test bago mo matutunan yung lesson. So parang ganun din. So instead na isipin mo ganun, suportahan nila ako, palakasin nila, hindi, ikaw na lang ang gumawa nun para sa sarili mo, kasi kung hindi mo yun magawa sa sarili mo, walang ibang taong gagawa nun para sa'yo. Yan yung na-realize ko way back 2016, iniisip ko palagi, sino kaya ang tutulong sa akin, sino mag-motivate sa akin, sino susuporta sa akin, ang hirap ng pinagdadaanan ko. Then later on na-realize ko, biglang pumasok sa isip ko, paano kung wala? Panghabang buhay na akong ganito? Panghabang buhay na akong depressed, panghabang buhay na akong malungkot, panghabang buhay na akong nagdadrama, panghabang buhay na akong mahirap, kasi walang dumating. So yun, anong ginawa ko? Punta ako ng YouTube, search motivation. Yes, simple lang, ganun ang ginawa ko talaga. Motivation, pinagda-download ko yung mga motivation, araw-araw pinakikinggan ko. Instagram, kaya ako nagkaroon ng Instagram para dun. Punta ako ng Instagram, nag-follow ako dun sa mga tao na nagpo-post ng mga motivation. Tapos yun ang araw-araw ko binabasa. Minotivate ko sarili ko. The best motivation is intrinsic self-motivation. Intrinsic motivation, self-motivate. That's the best motivation. Kasi wala naman talagang ibang tao mag-motivate sa'yo kundi ikaw. Kahit anong motivate ng lahat ng tao sa'yo, kung ikaw mismo di ka naniniwala, walang mangyayari, walang magbabago. Pero kahit lahat ng tao sa paligid mo, dinadown ka, nininegative ka, pero ikaw sa sarili mo, naniniwala kang kaya mo, pasok dito, labas sa kabila, yung mga maririnig mo sa kanila. Hindi lang ako nagpapatunay niyan. Lahat ng mga iniidolo nyo na naging successful, pansinin nyo, halos pare-pares kwento namin. Maraming di naniwala sa amin, maraming dinown kami, mismong pamilya pa nga namin, di naniwala sa amin, kaibigan namin, pinagtawanan kami. Pero nagtuloy-tuloy pa din. Kaya andito kami ngayon. Kasi totoo naman talaga eh. Sila hindi naniniwala, eh pakialam ko, ako naniniwala ako eh. Diba? Naniniwala ako eh. Hindi ko kailangan ng paniniwala nila. The best na line na nakuha ko dun. Kung napanood nyo na yung The Matrix, yung one, yung naniniwala si Morpheus na, sa mga makaka-relate, naniniwala si Morpheus na si Neo yung the one. Si Neo yung savior nila. Tapos ang sabi nung general sa kanya, Morpheus, hindi lahat ng tao naniniwala sa paniniwala mo. Ang sagot ni Morpheus, tinatagalog ko na lang ha, English yun. Ang sagot ni Morpheus, hindi ko naman kailangan ng paniniwala nila para maniwala ako. Hindi required na maniwala sila para maniwala ako. Ako naniniwala ako. Okay, so it's already 9 PM. I hope marami kayo natutunan. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang tayo next Friday, 8 PM Philippines time. So dito ulit sa ating mga Facebook page. So I hope na hype kayo. Na-inspire ulit kayo na magpatuloy, ipagpatuloy ang laban. So, para sa mga additional training, no, may makikita kayong link sa itaas nitong video na ito kung pinapanood nyo ito sa Facebook, kung pinapanood nyo ito sa YouTube, nasa ilalim yung mga links. So, pwede nyo puntahan yan, i-check yan.
sa inyong mga network marketers for additional free training, at meron din dyan mga paid training pwede nyong i-explore. So, once again, nasa sa inyo yan kung i-apply nyo o hindi yung mga natutunan nyo. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.